Sa darating na February 24, 2024 ay susubukan ng former Super Flyweight World Champion na maging 2-Division World Champion, subalit ang ambisyon na ito ay hindi ganun kadali, sapagkat kailangan muna nito talunin ang matibay at malakas na kapatid ng binyansagang monster ng Japan. Si Jerwin Juntila Ancajas ay ipinanganak noong ika-isa ng Enero taong 1972 ay isang Pilipinong propesyonal na boksingero. Hawak niya ang IBF Junior Bantamweight title mula 2016 hanggang 2022. Si Jerwin ay ang 32 years old na tubong Panabo, Davao del Norte. Ipinakilala siya sa boxing sa ikalawang baitang ng kanyang kapatid na si Jesser. Si Jerwin ay nagpapatuloy upang manalo ng ilang pambansang kampyonato, kabilang ang isang gintong medalya sa palarong pambansa, bago naging pro noong 2009, sa edad na 17. Si Jerwin Ancajas ay may 90 wins at 5 talo na record sa amateur boxing. Si Jerwin Ancajas ay kasalukuyang nakatira sa Barangay Ramirez, Mogollon, Cavite kasama ang kanyang kapatid Jesser Ancajas. Ginawa ni Ancajas ang kanyang propesyonal na debut noong Hulyo taong 2009 na panalunan niya ang kanyang unang pangunahing titulo, WBO Asia Pacific Youth Junior Bantamweight title laban kay Rex Tito na nakatakda sa SM City Lipa. Si Jerwin Ancajas ay natalo sa kanyang 15th pro laban na natalo sa majority decision kay Mark Anthony Geraldo. Siya ay naging IBF Junior Bantamweight Champion nang talunin niya si McJoe Arroyo noong 3 Setyembre taong 2016. Si Ancajas ay nakakuha lamang ng $3,750 para sa laban. Pumasok siya sa laban sa 11 fight win streak, komportableng na outbox ni Ancajas si Arroyo, at ibinaba siya sa 8th round upang manalo ng unanimous decision. Ginawa ni Ancajas ang kanyang unang depensa noong 29 Enero taong 2017. Tinalo si Jose Alfredo Rodriguez sa pamamagitan ng technical knockout. Matapos na hindi makapagpatuloy si Rodriguez dahil sa injury, gumawa si Ancajas ng karagdagang depensa noong Hulyo taong 2017. Sa undercard ni Manny Pacquiao Jeff Horn laban kay Tiro Kinishita, binetukan ni Ancajas si Kinishita na nagbukas ng sugat sa kanang mata at tinamaan ito sa katawan, bago siya ibinagsak sa round 7 gamit ang kanang hook sa katawan. Tinalo ni Kinishita ang bilang ngunit itinigil ng referee ang laban, na nagbigay kay Ancajas ng TKO na panalo. Noong 18 Nobyembre taong 2017, tinalo ni Ancajas si Jamie Conlan sa 6 na TKO. Si Conlan ay nabugbog mula sa unang round, bumaba pagkatapos ng body shot, 3 beses pa siyang ibinaba hanggang sa ihinto ng referee ang laban. Binawasan ng puntos si Ancajas sa round 5 ni referee Steve Gray, kasunod ng lehitimong pagbaril sa tiyan ni Conlan. Sa panalo, nagawa ni Ancajas ang kanyang 3rd matagumpay na title defense noong 2017, lahat sa pamamagitan ng technical knockout at sa iba't ibang bansa.
Noong Desyembre, inanunsyo na pumirma si Ann Cahas sa Top Rank at gagawin ang kanyang debut sa US noong Pebrero taong 2018, na ipagtatanggol ang kanyang titulo laban kay Israel Gonzalez sa Corpus Christi, Texas, noong 3 ng Pebrero taong 2018. Matagumpay na naipagtanggol ni Ann Cahas ang kanyang IBF belt sa kanyang debut sa US. Sa kanyang susunod na title defense, nakaharap ni Ann Cahas si IBF hashtag isang ranked title contender Jonas Sultan. Si Ann Cahas ay komportableng nanalo sa laban, na nanalo ng malawak na margin sa lahat ng 3 scorecard, katulad ng 119 hanggang 109, 119 hanggang 109 at 117 hanggang 111 noong 29 ng Setyembre taong 2018. Nilabanan ni Ann Cahas si IBF hashtag 14 na Alejandro Santiago Barrios. Pinatunayan ni Barrios ang isang mahigpit na kalaban para sa kampiyon ng IBF, ngunit maaari lamang lumaban hanggang sa tabla nang mapanatili ni Ann Cahas ang kanyang sinturon. Sa kanyang sumunod na laban, nilabanan ni Ann Cahas ang number 1 IBF contender na si Ryuichi Fanai, na overmatch ni Ann Cahas si Fanai sa halos lahat ng laban, dahil nagawa ni Fanai na makuha ang ilan sa kanyang pinakamahusay na mga shot, ngunit hindi na kontra si Ann Cahas sa alinman sa kanyang sarili. Tinapos ni Ann Cahas ang kanyang kalaban sa 7th round, noong 7 ng Desyembre taong 2019, nagkaroon ng isa pang matagumpay na pagtatanggol sa titulo si Ann Cahas, sa pagkakataong ito laban kay IBF number 14 Miguel Gonzalez. Nanalo si Ann Cahas sa pamamagitan ng 6th round TKO, nakatakdang gawin ni Ann Cahas ang kanyang 9th na IBF title defense laban kay Jonathan Javier Rodriguez noong 10 ng Abril taong 2021. Nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng unanimous decision. Matapos ang winning streaks nito, si Jerwin Ann Cahas ay tinalo ng undefeated na Puerto Rican na si Fernando Martinez ng 2 beses. Bagamat maganda naman ang pinamalas nito, hindi pa rin naging sapat ang upang manalo sa nasabing laban. Ayon sa mga articles, ang pagkatalo ng ating pambato ay dahil sa matagal na layoff nito nung kapanahunan ng pandemya, na siyang nagpalobo sa katawan nito at nagkaproblema ang performance nito kung saan ito ay tuyong-tuyo ng husto sa araw ng laban, kaya sa darating na February 24 ay susubukan itong agawin ang titulong WBA bantamweight na hawak ni Takuma Inoue. So suportahan po natin ang ating pambato, mga boss. Sana ay palarin ito at nang sa ganon ay maging matagumpay si Jerwin Ann Cahas sa kanyang planong maging ganap na 2-division world champion. Hanggang dito lang muna tayo, mga boss. Muli, salamat sa palaging panunood. God bless sa iyo at sa pamilya mo. Shoutout po, Daily Fight Hub, Philippines. Yo, ako nga pala si Kenneth Lober, PBF Bantamweight Champion. Shoutout sa Daily Fight Hub PH. Please like and share, subscribe.